Magandang araw! Ang iba bahagi ko ngayong araw ay tungkol sa bulong. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Maaari kong ibigay ang soft copy ng video na ito, mag-email ka lamang o kaya naman ay mag-message sa aking Facebook page. Ilalagay ko ang aking email sa gitnang bahagi ng video at ang Facebook page naman ay sa huling bahagi matatagpuan. Maraming salamat sa panonood! Katulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko ngayong araw ay tungkol sa bulong. Ang bulong ay isang matandang katawagan na orasyon ng mga sinaunang tao sa kapuluan ng Pilipinas. Itinuturing itong isang panalangin dahil sa pagnanais na makamta ng isang pangyayari o pagbabago sa hinaharap ng mga pangyayari sa kapalaran. Ayon sa UP Diksyonaryong Filipino, ang bulong ay pagsasalita ng mahinang mahina, karaniwan sa pamamagitan ng hininga sa halip na sa lalamunan. Pinaniniwalaan din itong panlaban sa, kung kaya ito ay itinuturing na, ng mga baggobo ng Mindanao. Ginagamit din ito magpahanggang ngayon sa Katagalugan at sa Kabisayaan. Halimbawa nito ay kung napaparaan sa mga daang may punso. Ayon sa matandang paniniwala, ang ay bahay ng mga na kapag natapakan ay sa nakatapak na siyang magiging sanhi ng nito. Upang makaiwas sa ganitong pangyayari, kailangan bumigkas ng bulong tulad ng tabi-tabi po o sa mga Ilocano. Ginagamit din itong panlunas sa tulad ng o kagat ng mga hayop. Narito ang ilang halimbawa ng bulong. Ang una ay tabi-tabi po, makikiraan lang po. Ang bulong ay isa pa sa mga yaman ng ating katutubong panitikang pasalindila. Ito ay ginagamit pa rin ng marami nating kababayan sa pagpapasintabi kapag napararaan sa tapat ng isang, sa kagubatan, sa tabing ilog at sa iba pang lugar na pinaniniwala ang tirahan ng binibigkas ang bulong para mabigyang babala ang mga nilalang na hindi nakikita na may daraan para maiwasang silay. Pinaniniwalaan kasing kapag hindi sinasadyang, ang mga nilalang na ito ay maaari silang nang hindi maipaliwanag na gumagamit din ng bulong ang mga sa kanilang panggagamot. Bulong, dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam! Paalala! Ang wikang Filipino ay mapagpalaya at atin itong gamitin, mahalin at mas paunlarin.